And FYI, hindi ko rin naman tanggap na yung ama pala ng baby ko ay isang mayabang na tao. Your baby? Sa akin yung bata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Sa nakaraang kabanata, ay ipinakilala na ni Shane si Nalili at Javier sa isa't isa. Ano kayang kanilang magiging reaksyon? Tunghayan sa ikapitong kabanata. Nakapintas sa buong pagmumukha ni Shane ang pagtataka nang makita niya ang naging reaksyon ni Nalili at Javier sa isa't isa once nagkita sila. Magkakilala kayo? Tanong niya habang nakangiti. Iniisip na since magkakilala na sila, edi mas madali ang magiging flow ng bond nila. Pero hindi niya maintindihan kung bakit parang hindi gusto ni Nalili at Javier ang kanilang nalaman just now. Are you kidding me? This can't be! Gulat na pagwika ni Javier. Why, Javier? What's wrong? Naguguluhang tanong ni Shane. Tinatanong na rin ang sarili kung meron bang hindi na pagkaunawaan si Nalili at Javier before. This is kung magkakilala nga sila, which they do. Binigyan ni Javier ang pinsan ng may mukhang nagsasabi na hindi siya makapaniwala o parang medyo in denial pa siya. Siya na yata ang pinakamalditang sales lady sa enterprise namin. Walang hiya na sinabi niya kay Shane. Hindi rin naman niya inakala na si Lily yung babaeng pinromote niya kahit may ginawa si Lily na medyo offending sa kanya ay ang babae na rin na nagdadala ng kanyang magiging anak. Medyo na-offend si Lily sa mga winika ni Javier tungkol sa kanya at nagpakita ito ng ekspresyon sa kanyang wangis. Wow, maldita talaga ha? Sarkastiko niyang komento kay Javier. Inirapan ng lalaki, saka siya tumingin kay Shane. Seryoso ba ito, Doc? Siya? Ang ubod na yabang na boss namin? Nagkamali ka lang, Doc. Hindi pwede to. Kahit din si Lily, hindi matanggap itong pangyayari. Buti sana kung ibang tao. Baka okay pa sa kanya. As for Javier, iniisip niya na sana pangit na lang yun na buntis instead na ang babaeng nag-talk shit behind his back. Doon na pagtanto ni Shane na nag-start off bad pala sa pagitan ng dalawa before this situation. Pero hindi naman pwedeng hindi magkasundo ang dalawa, alang-alang para sa bata. Then mabuti, magkakilala na kayo. And you can work out each other's differences. Sabi niya, rinig na rinig ang pagiging positibo niya. No! Sabay na pagtugon ni Javier at Lily sa suggestion ni Shane. Nabigla naman si Shane sa pagtaas ng boses ng dalawa. Nagpabalik-balik din ang kanyang tingin mula kay Javier then to Lily. Balik kay Javier, tapos kay Lily ulit. At nagpatuloy ito habang patuloy na nag-aaway ang dalawa. I can't believe that woman like you will become the mom of my child. Naaasar na sabi ni Javier. English ka ng English, wala tayo sa Amerika. Nasa Pilipinas tayo. Tugon ni Lily, kahit siya ay naaasar din. And FYI, hindi ko rin naman tanggap na yung ama pala ng baby ko ay isang mayabang na tao. Nilagyan niya ng emphasis ang salitang ko. Ipinapahiwatig na ayaw niyang makipagkasundo o ayaw niyang ilapit ang sarili at ang baby kay Javier. Kinunat ni Javier ang noon niya. Unti-unti nang lumabas ang galit. Your baby? Sa akin yung bata. Siyempre kinurek din naman niyang sinabi ni Lily. Hindi pumapayag na ang kinin ng kanyang anak na sa kanya. E nasa loob ba ng tiyan mong bata? Wala. Kaya sa akin. Sa akin. Sigaw ni Lily. Medyo nagiging childish at immature na ang tono niya. Kung paano lang sumigaw ang bata kapag nakikipag-agawan ng laruan. Habang patuloy na nag-aaway, kinakabahan na si Shane at sinusubukan ipigil ang away. Pero hindi siya pinapakinggan ng dalawa. Guys, that's enough! Sa akin ang sperm na ginamit, kaya nagkaroon ng bata sa tiyan mo. Ito naman ang naging argumento ni Javier. Alam mo, hindi ko na alam ang gagawin ko kapag namana niya ang kamalditahan mo.
Sana di niya mamana ang pagiging mayabang mo. Pag-argumento ni Lily pabalik. Sana di siya matuto mag-talk bad behind people's back like you do. Sana hindi siya mukhang pera tulad mo. Sana pangit na lang nagdadala ng anak ko. Yung anak mo magiging pangit, pag pangit din ang ina. Okay na kung pangit ang mukha. At least di pangit ang ugali. Eh di sana hindi na lang bilyonaryo yung ama. Para matuto ang bata na maging independent and hardworking. Di tulad ng iba dyan na dinaan sa pera. Palipat-lipat ang tingin ni Shane sa dalawang nagbubulyawan. Tila naiiyak na dahil hindi siya pinapakinggan o pinapansin at patuloy lang sila sa pag-aaway. Guys! Sinubukan niya muling sawayin ang dalawa. I worked hard to get myself to the top. Hindi ko dinaan sa pera. Kinlaro ni Javier na offense sa sinabi ni Lily. Gumisi si Lily. Nakaharap siya ng butas para ipanalo itong argumento. Sinabi ko bang ikaw? Bakit tinatamaan ka? Ibig sabihin, totoo nga na dinaan mo lang sa pera para makuha yung posisyon kung nasaan ka ngayon. Kinamot ni Javier ang kanyang ulo sa pagkabanas. Imposible talaga na ikaw yung nabuntis. Wika niya. Binabalik ang usapan sa pagbubuntis ni Lily. Tinitigan niya si Lily sa mga mata na may galit. Ano? Binayaran ka ba ng isa sa mga competitors namin? Pagbintang niya. Hindi pa rin tinatanggap ang katotohanan. Nanlaki ang mga mata ni Lily sa galit at namula ang kanyang muka. Salbahe ka ha? Ganun talaga kayo lahat na mayayaman no? Pera-pera lang iniisip. Tuloy-tuloy ang sigawan ng dalawa. Hindi pinapansin ang pagtigil sa kanila ni Shane. Hindi na kinaya ni Shane ang hindi pagpansin sa kanya, tuloy-tuloy pa rin sila sa sigawan. Huminga siya ng malalim at siya naman ang sumigaw. Then don't continue the pregnancy! Nag-echo ang boses niya sa buong silid. Napigil ang dalawa sa pagsisigaw at nakuha niya ang kanilang mga atensyon. Nang marinig nila ang sigaw ni Shane, tinitigan na lamang nila si Shane at nanahimik. Pareho sina Javier at Lily ay hindi makapag-abort ng bata. Nakita nila ang galit at inis sa mukha ni Shane at napatungo na lamang sila. Huminga ng malalim si Shane. Kinakalma ang sarili. Please, if di kayo magkasundo, huwag niyo idamay ang bata. Mahinahon niyang wika sa dalawa na magiging magulang. Kinunat ni Lila ang noon niya sa inis. Wala namang batang mabubuo kung hindi ka nagkamali. Kalmado pero rinig ang galit niya sa sitwasyon ngayon. Tumingin siya kay Javier pero wala siyang iniimik sa lalaki. At binalik kay Shane. Hindi ako papayag. At basta nag-walk out ng room. Iniwan ang magpinsan. Bumuntong hininga si Javier. Stressed sa mga nangyayari ngayon. Aaminin niya na tama si Lily. Wala sanang problema kung hindi nagkamali yung pinsan niya. Shane, she's right. Kung hindi ka nagkamali, hindi sana ito mangyayari. Although inis, kinontrol niya ang kanyang sarili na hindi sigawan ng pinsan sa galit. Nasaktan at nalungkot si Shane nang ipaalala ulit sa kanya ang kalokohan niya. Alam naman niya yon, pero nangyari nang nangyari. Wala nang puntong pag-usapan pa dahil hindi naman mababago ang nakaraan. Look, we're not in a good position na mag-away at mag-discuss. Lalo nang magmatigas ka kay Lily. You know why? Yeah, why? Pa-challenging pa ang tono ni Javier sa mga sinabi ni Shane. Dahil last chance mo na magkaanak. Pag hindi ibinigay sa'yo ang bata, or if she doesn't give you rights na malapitan silang mag-ina, never mong makikita o makikita ang anak mo. At kahit magpa-DNA test ka pa, posible na hindi ka bigyan ng rights ng korte para sa custody. Paalala ni Shane, ginigising si Javier sa kanyang masamang pag-iisip ukol kay Lily. At natauhan nga naman si Javier, wala na siyang extra sperm para makabuntis ng ibang babae. At kahit may kaso sa kanya si Lily, kailangan niya itong pakisamahan para sa kanyang magiging anak.
So, Javier, please, pakisamahan mo naman si Lily. Muling pakiusap ni Shane. Sumimangot si Javier. Pinipilit na magsabi na oo, pero tila nahihirapan. Masyadong ma-pride ang lalaki pero walang mararating itong usapan kung di siya pumayag. Fine, I'll try. At mula sa sagot niya, ngumiti si Shane. Si Lily naman ay kaagad na umuwi at diretso na sa kwarto niya. Doon umiyak muli siya. Ano ba? Ano bang ginawa kong malit? Pinaparusahan mo ko, Lord. Pag-iyak niya. Muling nagkakaroon ng breakdown dahil sa pangyayari. And after what happened today, hindi na niya alam kung anong gusto niya. Ang ikipang bata o ipa-abort. Bukod sa illegal ito sa bansa, ayaw din naman niya madamay itong inosenteng bata. Ilang oras na siya sa loob ng kwarto, umiiyak at naglulugmok. At tuloy-tuloy ito hanggang sa umuwi si Eva. Mula sa sala, ramdam ng ina ang kalungkutan ng anak. Mother's instinct. Pumasok siya sa kwarto ni Lily at buti na lang, hindi ito nakalock. Anak? Mahinahon niyang tawag at nakita na naglulugmok na naman ang anak niya. Tinabihan niya sa kama si Lily at agad naman na bumangon ang babae at niyakap ang ina. Tahan na anak. Andito na si mama. Anong problema? Sabihin mo. Ang tono ni Eva ay comforting habang sinusuklay ang buhok ni Lily para pakalmahin ang anak. Ma, nakilala ko na yung tatay ng anak ko. Boss ko siya. Tapos nung malaman niya na ako, hindi niya tanggap na ako yung ina. Tapos, tumigil muna si Lily sa pagsumbong at kumuha ng tisyo at suminga. Tsaka tinapon ng maruming tisyo sa basurahan. Habang si Eva naman ay nagulat at nagmukhang muling stress. Ganun ba? So anong plano niyo? Paano set up? Tanong niya. Yun na nga eh, hindi ko alam. Hindi ko na rin alam kung ikikip ko pa ba o hindi. Hindi ko alam kung itutuloy ko ba o hindi. Pag-iyak ni Lily, kinukuha ang spray bottle ng alcohol sa may upuan sa katabi ng kama niya. Habang nag-aalkohol ng kamay si Lily, sinusuklay ni Eva ang buhok ng anak gamit ang mga daliri niya. Kung ayaw niya sa'yo, edi hayaan mo siya. Wala siyang magagawa. Ikaw ang ina. Ikaw ang magluluwal sa bata. Hindi siya. Mahinahon niyang paalala. Bumalik sa yakap si Lily sa ina habang nirarub ni Eva ang likod ni Lily. Parang kung paano lang magpatahan ng umiiyak na sanggol. Kung paano patahanin dati ni Eva si Lily noong sanggol pa si Lily. Ma? Mahinang tawag ni Lily, hindi humiwalay sa yakap. Anong naging hugot mo para panindigan mo ko in such an early age noon? Tanong niya. Ngumiti si Eva sa tanong ni Lily. Naaalala kung paano siya maglugmok at magkaroon ng gabi-gabi na breakdowns nung malaman niyang pinagbubuntis niya si Lily. Tanda pa niya ang pait at sakit noon. Pero nung nailuwal niya na si Lily, tanda niya kung paano siya naging from sobrang lungkot at depressed to the happiest person sa buong mundo. Madami akong pagkakamali noon, anak. Pero isang bagay lang alam ko na ginawa ko ang pinakatama. Tugon niya. Na-curious naman si Lily kung anong bagay yon, kaya tinanong niya ang ina. At ang naging sagot ni Eva ay nagpalambot ng puso niya at nagpagaan ng pakiramdam. Keeping you is the best decision I've made. Sagot ni Eva at hinalikan ng noon ni Lily. From Eva's words, napagtanto ni Lily na walang rason na hindi ituloy ang pagbubuntis. Kailangan na lang niyang i-figure out kung paano ang setup. Thank you, Ma. Wika ni Lily, masaya at magaan dahil sa sagot ng ina. Andito lagi si Mama para sa'yo, ah? Muling paalala ni Eva. Habang yakap-yakap ni Lily ay nirarock niya ito. Kung paano lang niya iduyan ang mga bisig niya noong sanggol pa si Lily. Kinabukasan, pumasok na sa trabaho si Lily. Inaasahan niya na endless ayos ng stockroom na naman o di kaya pagtulong sa mga customers. Pero pagdating niya doon,
ay agad ipinatawag ang mga empleyado para sa isang announcement. Kaya't nagtipon-tipon silang staff sa may meeting room. At kasama nila sa loob ang ibang board of members at among doon ay sina Albert at Javier. Nagtinginan sina Javier at Lily sa isa't isa at agad umiwas ng tingin. Awkward ang atmosphere sa pagitan nila. At mas naging awkward ito nang tinawag ni Javier ang pangalan ni Lily upang ipaalam sa lahat na promoted na ang babae kasama ang iba pang mga empleyado. Nagpalakpakan ng lahat at kinongratulate ang mga promoted. Pilit naman ngumiti si Lily kahit kabado siya. Since nakatayo lang sa likod niya si Javier, tila pinigilan niya ang sarili niyang huminga. At nung pinabalik na sila sa pwesto, lumuwag ang pakiramdam sa dibdib niya. At sa halip na ituloy ang trabaho, nag-proceed na lamang ang buong staff and members sa catering bilang congratulatory party sa mga promoted. Konting salo-salo lang naman. At pagkatapos, ay balik sa trabaho. Sa may mesa na naglalaman ng mga matatamis, tinitigan ito ni Lily na parang na-inlove lamang kung siya'y makatitig sa mga matatamis na pagkain. Kaagad siyang tumakbo papunta doon na parang Leo na nakakita ng makakain. Kumuha siya ng plato at pinuno ito ng mga brownies, chocolates, cupcakes, donuts at kung ano-ano pang matatamis. Saka siya kumagat sa isang brownie, tapos sa chocolate, at sunod-sunod na kain ng mga sweets. Napapaungol na lamang siya sa sarap. And weird man itong behavior para sa iba at sa kanyang sarili. Alam niyang posibleng paglilihi ito, kaya kung makakain siya ay wagas. Nagkakagat siya ng isang donut. Nakaramdam siya ng presensya sa likod niya at sunod dito ay ang pamilyar na malalim na boses. Diba bawal sa sobrang matamis sa mga buntis? Pagbulong nito. At obvious naman na ito'y si Javier. Umirap si Lily at nilapit ang plato sa kanyang dibdib. Parang pinoprotektahan ang kanyang pagkain para hindi manghingi ang iba sa kanya. Excuse me? You may be the father of this baby, but you don't own me. Malakas at asar niyang sabi, na-realize niya ang kanyang ginawa at napabulong na lamang ng oops. Kaagad naman siya hinila ni Javier sa gilid at bumalong. Hinaan mo naman ang boses mo. Baka may makarinig ng iba. Sorry na. Ikaw kasi. Nakain ng tao tapos basta sumulpot? Bulong ni Lily. Kumagat muli sa isang donut. Oh my gee, ang sarap nito. Saan niyo ba ito binili? Tanong niya kay Javier. Nagbago ka agad ang mood. Kitang-kita naman ni Javier ang saya at halata na nasasarapan ng babae sa mga sweets. Bigla silang nakarinig ng matinis na tunog at narinig ang boses ni Albert, ama ni Javier. Tumingin ang dalawa sa matanda at nanlaki ang mga mata ni Javier nang makita niya na tinitigan siya ni Albert. Everyone, I have an announcement and this is about my son, Javier. Wika ni Albert, mas malakas pa ang boses kesa kay Lily kanina at hindi inaalis ang tingin kina Javier at Lily. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Please comment down below kung ano sa tingin mo itong big announcement ni Albert. May alam na kaya ito sa pagbubuntis ni Lily? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel nito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento mo. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo.